Do you want to know? Good morning. Today is January 29. So, ayan. So, gusto ko mag-start na mag-Mayana o Colius. Ayan. So, ito, kahapon is binili ko siya. Iba't ibang variety na yung nabili ko. And, bala ko silang i-try paramihin. So, ito, this one. Ito, pwede na siyang i-cut dito. Ayan, dito sa may stems niya dito para i-propagate. Pero, since kararating lang muna nito sa bahay or dito sa ating mini garden, dyan, di ko muna sila i-re-repot. Mga ilang araw pa para recover sila sa environment dito. Syempre, iba yung environment dun sa nursery na nabilan ko and iba dito. So, ayan siya. Ito rin, pwede na siyang i-propagate. Feeling ko lang ha, kasi magta-try pa lang ako kasi ayan na siya. May mga sanga-sanga na siya. And this one, ito na lang kasi yung meron. So, although medyo sira na yung kanyang down dito. Tulungan ko na din siya kasi nandun na rin naman ako. Cute din naman. So, ito rin, cute. At ibang variety yung kinuha ko na nandun. Ayan. And, ito rin. Ayan. So, pwede na siya dito. Ayan. Kasi the more you cut, the more it will get bushier. Ayan. Then, ito. Ayan siya. Ito, binigay niya sa akin ng free. Kasi, anniversary namin. Wedding anniversary namin kahapon. And, originally, kakain lang kami sa labas. Tapos, syempre, inas niya ako. Gusto mo bang bumili ng halaman? And then, syempre, meron akong plan B. Or naka-reading plan kung saan bibili. Ayun, hinanap niya yung tindahan ng halaman na yun. Kasi marami na siya mayana. Ayun, so sinamahan ako ng hand. Ito yung binigay sa akin ni tita na nagbebenta ng mga to. Ayun, as anniversary gift. Ayun, diba? So generous. Then, ito naman, kaya ko to kinuha, is dalawa na siya. Ayun, dalawa. Pag mamimili kayo from nursery, ayun, bibili kayo sa mga local nursery, pipiliin nyo talaga is yung dalawa na siya inapat. Pwede na siya paghiwalayan. And, ito, this one is a semi-jock for me. Ayan, ito, madami na siya sa isang ganito. Iba't ibang variety na siya. So, ito. Ayan, sorry sa kukuha. Naghalaman na kasi ito. Ayan, ang ingay ng mga manok ni tatay. And, ito. And, ito pa isa. Ayan. So, meron siyang tatlong variety sa isang ganyan, seedling bag. So, paghiwaiwalayin ko sila kasi hindi nila ma-maximize or di ma-maximize yung paglaki nila. So, paghiwaiwalayin ko sila mga 2 to 3 days pa. Stay ko muna sila dyan para maka-adapt sila sa weather. Ayan siya. So, samahan nyo ako or video ko din yung pag-repot ko and yung pag-propagate ko sa kanila. Yun lang. Hello. So, ngayon, today, magta-try ako mag-propagate ng Mayana o Colius. Ang kailangan sa pag-propagate ng Mayana is itong nodes. Ayan, dyan kasi siya mag-uugat. So, kapag ka magkakat ka is 3 to 4 inch. Ayan, so katulad nito, dito siya kinat. Ayan, nakita nyo to. Ayan, so dito siya kinat, kaya itong dalawang sanga tumubo siya. Ang pag-propagate ng Mayana is hindi lang nakaka-help na mapadami sila. Nakaka-help din siya na maging gets bushier and tumagal yung kanyang life. Kasi once na nag-bloom na siya ng flower, tapos hindi niya siya tinatalbosan, yun, mamamatay yung Mayana niya. So then, ayan, nakikita ko na siya. Ito, may nodes siya dito. So, ito pwede na siya. Kasi mataas na siya and matured na din yung kanyang top layer na leaves. Also, this one, ayan, to, dito, pwede na siya dito. Ayan. Ito, 3 to 4 layers. Then, ito hindi pa. So, kailangan pa niyang lumaki ng konti. Ayan, palaklakihin pa natin siya. And also, ito, pwede na ito. Ayan, ito. Pero, ito, tapos lalaki na yung mga sunod na. Ito, palalakihin ko pa siya. Ilipat ko lang muna, paghihiwalayin ko yung dalawa para hindi mag-agawa ng energy. Ito din, hindi pa sila pwede. I-re-repot ko lang sila kasi iba't ibang variety nga yung tatlo na yan. So, ayun lang. Ang pwede pa muna. And, ito, pwede na to. Pero, palakihin muna natin. Yan.
Ito naman, tinanggalan ko na siya ng mga bulok na down kasi nabili ko siya ganyan na. So, ayan, samahan niyo ako sa pagpaparami ng aking Mayana. So, now, ayan, kukuha lang ko ng cuttings dito. So, ito, ikakat ko siya. So, here, kasi may nodes na siya dito at dito. Pero, pwede rin dito. So, ito, i-try natin. Ayan. Disclaimer lang, this is my first time din na magparami ng Mayana. So, ayan. Ito, ano ako itong isa. Nag-prepare na rin ako ng cutting mix. Ayan. So, ito, kailangan ko na siyang i-cut in here to. Ayan. So, ayan. Importante lang is may node siya. So, and then, ito yung isang variety na to, which is the color purple. I don't know talaga yung mga tawag sa kanila, hindi pa familiar. Ayan, saka din natin siya from here. And then, kung makikita nyo, may tutubo na kasi sa kanya, magbabranch out na yun. Ayan, so, ito. Patay dito. Ayan na siya. So, ang gagawin ko lang, sorry ha, one hand lang ako. Ang gagawin ko lang is tatanggalin ko lang to. Ayan, kurutin mo lang siya dyan. Ayan, kurutin lang siya. And ayan, ito yung mag-uugat sa kanya. It's yung nodes here. So, tapos, tusok lang natin siya dyan. Wait lang. Mabilis lang mag-ugat ang Mayana based on sa mga researches and sa mga others na nagtatanong nito. Ayun yung sabi nila, mabilis lang mag-ugat. Pero friendly reminder lang, kapag magtatanong kayo ng bagong Mayana, ilalagay nyo muna siya sa shaded area. Although ang Mayana is mostly okay sila sa sun. Kaibigan nila ang sun. Pero anything naman na bagong tanim pala, seedlings or bagong ripat or propagation, tatanggalin ko lang din yung iba nilang halaan kasi para makasurvive sila na mas mataas yung rate na makasurvive. Ayan, nagdagdag pa ako ng isang variety na pinapagate. So, ayan, after natin silang itanim, again, ilagay natin sila sa shaded place muna for 1 to 2 weeks. And of course, diligan natin sila. Ang pagdidilig is nakaka-help na magpaugat sila. But not overpowering power or not over water din naman. Ang limit is every morning lang. Ayan. So, nasa shaded pot na na sila. No exposure siya sa sun na. Hopefully, ay, mabuhay sila. Madali lang naman daw buhay na. Ayan. At saka, if ever na parang sa una, lulugo-lugo, okay lang yun. Mabuhay din sila. Ayan, mag-a-adapt sila. So, yun lang. Balikan natin sila after 1 week. Ayan. So, hi guys. After 1 week ng pagpapropagate natin ng Mayana natin, ayan na siya. So, nakikita nyo, mataas na siya. And, nadagdagan na yung laman niya. Ayan, may ugat. Hindi ko na siya bubunutin. Kasi, sure na ako na may ugat na siya. Kasi, ito, ayan na. Nakikita niya yung may ugat na yan. Kasi, ayan siya. So, ito. Ayan. So, ito normal lang siya. Kasi, nagpapalit na siya ng bagong leaves. Ayan siya. So, matangkad mo siya. Ayan. Ayan yung mga primopagate natin. Mayana. And also, ayan. Ayan. Saka pala, kasabay nung Mayan, nagpropagate na seko ng mint. Ayan na siya. Ang tangkad na niya, oh. Tangkad na niya. Nung primopagate ko siya, as in, isang node lang yung tinanim ko and may silang. Ayan, ayan, malaki na siya. And, ito din. Ito, nakuha ko sa sinig ko lang, yung celery. Itong celery na ito, nakuha ko na siya yung sa nabibili sa palengke, yung ilalim nun. Ayan, so, binabad ko siya sa water ng ilang oras. Tapos, tinanim ko siya dito yung ulo. Ngayon, tingnan niyo, oh. Ang tangkad na niya. Ayan. So, yun lang. So, ayan yung pagpapropagate ng ating Mayana. Malalaki na dito.